Gaano na ba kawalang disiplina ang mga kabataan ngayon, ang mga estudyante, lalong-lalo na. Kamakailan lamang guys, unang nag-trending yung mga estudyante sa Aries College na nagra-rally dahil ayaw nilang sumunod sa patakaran ng school na kapag walang gupit, walang enrollment. Tapos pangalawang nag-trending naman yung isang guro na naka-live sa TikTok at pinapagalitan yung kanyang estudyante. Kasi nga, ayaw magpasaway. Nakikita na natin ngayon ang mga kabataan ngayon, walang mga disiplina talaga. Wala, ayaw na sumunod sa rules sa school. Dati tayo, nung tayo nag-aaral pa, kahit batuhin tayo ng eraser ng ating mga teacher kung ano-ano pinaggagawa sa atin, kinakalbo tayo para lang mapagupitan tayo. Ang mga magulang natin hindi nagre-reklamo. Kasi alam nila, tinidisiplina lang yung anak nila. Pero sa panahon ngayon, ang mga magulang, konting sigaw mo lang sa mga anak nila. Nagagalit na, nagsusumbong yung mga anak sa kanilang magulang. Nagagalit na sila kung bakit sinisigawan ng kanilang anak. Paano mo madisiplina ang iyong anak kung hindi mo masisigawan o hindi mo masasaktan kahit kaunti lang? Masasabihin na nating mali yung ginawa ng teacher kasi nga naka-live siya. Parang pinagalitan niya ng live yung mga estudyante niya, kaya nakakahiya. Pero sa ngayon talaga, kapag dinisiplina mo yung mga kabataan, madali nang ang magulang ang nagagalit kung bakit dinidisiplina ang anak nila, bakit pinapagalitan. Na kung tutuusin, sa magulang naman mismo talaga nag-uumpisa yung pagdidisiplina ng mga bata. Kung ikaw magulang, alam mo yung ugali ng anak mo na ganyan, matigas ang ulo. So dapat hayaan mo na yung teacher na siya magdisiplina sa kanya kung hindi mo siya kayang disiplinahin. Kasi tayong mga magulang, di ba, pag matigas ang ulo natin, hindi natin sila kayang paluin, sinaawa tayo. Pero sana naman yung teacher na, mga teacher nila sa eskola, hayaan natin sila para madisiplina nila yung anak natin. Kasi kung hindi madidisiplina yung anak natin, sila rin magiging kawawa paglaki nila. Matigas ang ulo. Baka kung ano pang magawa nila pag sila lumaki na. Baka hindi lang teacher o baka magiging kalaban na sila ng gobyerno dahil sa mga pag-ugali na hindi matutuwid dahil nga ang pagdidisiplina ng mga teacher sa mga kabataan ay isa ng krimen ngayon. Lalong-lalo na yung mga teacher guys na nagtuturo sa public. Alam naman natin na yung mga estudyante sa public ay napakatitigas ng mga ulo. At sa sobrang dami pa ng bata, nasa 60-50. Kaya ang hirap talaga ng disiplinahin. Kung hindi mo yan pagagalitan, hindi yan susunod sa'yo. Kaya dapat tayong mga magulang, kung alam natin hindi disiplina yung anak natin ng mga teacher nila, hayaan lang natin. Kami nga mag-asawa, no? Pagka yung anak namin, hindi namin madidisiplina yung bunso namin kasi medyo may kakulitan. Ang ginagawa namin, sa teacher namin, kinakausap namin yung teacher na kung ano pagalitan yung anak namin kung matigas ang ulo. Kaya yung anak namin, takot siya sa teacher. Kasi talagang hinahayaan namin na madisiplina ng teacher yung aming anak. Hindi namin kinukonsente para magkaroon sila ng disiplina. Kasi kapag pagagalitan mo rin yung teacher, pagka-dinisiplina yung anak mo, wala, matigas na ang ulo ng anak mo, hindi talaga kayang disiplinahin yan. Kaya kayong mga magulang, lalo na pag sa public nag-aaral yung mga anak ninyo, tapos alam nyo matitigas ang ulo. Sa dami-dami ng estudyante sa public na yan, talagang mahirapan ang guro na disiplinahin yung anak, yung mga estudyante. Kaya pag nakita niyong dinisiplina at alam niyo namang anak ang ugali ng anak niyo kasi kayo mismo nakakaalam ng ugali ng anak ninyo. Na hinahayablad nga kayo sa ugali ng anak ninyo, paano pa yung mga teacher na sa pagkadami ng matitigas ng ulo ng estudyante ngayon? Tapos bawal pa disiplinahin. Paano matututo yung anak ninyo dyan? Kung ako yung teacher, kung ayaw mo disiplina yung anak mo, baka hindi ko na yan maturuan. Sinatitigas ng ulo, hahayaan na lang ng mga teacher yan. Paano matututo yung anak ninyo?